Ang lugar na kanilang napuntahan ay animoy isang baryo sa ilalim ng lupa. Ang mga puno roon ay nakaormang kalansay ang bawat sanga ng mga ito. Mag-iingat kayo mga iho. Hindi natin alam kung anong klaseng mga demonyo ang meron dito. Wika ni Mang Karding habang pinagmamasdan ang buong paligid. Maya-maya pa, nagdesisyon si Natoy na sabay silang mag-usal ng matanda ng isang pambasag sa bulag. Naisip kasi nilang baka hindi lang ganoon ang itsura ng lugar na kanilang napuntahan. Matapos nila itong gawin, laking gulat nila na ang mga puno pala roon ay merong mga nakasabit na katawan ng tao. Ang karamihan sa mga ito ay wala ng ulo at ang iba naman ay puros na balatan. Nang makita ito ni Natoy, napatiimbagang na lamang siya sa sukdo ng galit na kanyang nararamdaman. Ilang minuto pa ang dumaan, bigla silang napakubli sa malaking bato nang makasipat sila ng ilang nilalang na gumagapang sa lupa. Hindi matukoy ng tatlo kung anong uri ng aswang o nilalang ang kanilang nasilayan. Ayon umano kay Natoy, ang mga ito ay may ulo ng isang tao, ngunit napakalapad na mga bunganga nito. Malalaki rin ang mga ngipin ng mga yon at nagsisitulisan pa. Bilog ang mga matang nagbabaga at meron din itong limang buntot na maihahalin tulad muna sa buntot ng aso. Inobserbahan nilang maigi ang pinaggagawa ng mga nilalang na yon habang pagapang-gapang lamang ito sa lupa. At ang iba, kung titignan mong maigi ang mga nilalang na yon ay maihahalin tulad mo ito sa isang napakalaking gagamba. Nanatiling tahimik sila Natoy ng mga oras na yon hanggang sa nakita nila ang malagagambang nilalang na umakyat sa taas ng puno kung saan nakasabit ang mga katawan ng tao. Walang ano-ano, pinagkakain ng mga ito ang mga bangkay ng taong nakasabit sa puno. Halos tigda 2 kagat lamang ng mga nilalang na yon sa buong katawan ng mga ito. Lolo Karding, hindi pa ba natin sila sasalakayin? Hindi ko na matiis ang mga pinaggagawa ng mga yan. Gigil na wika ng binata. Sige iho, lumapit tayo ng paunti-unti at isa-isahin natin ang mga aswang na yan. Wika naman ng matanda. Ang ginawa nila sa mga oras na yon ay maingat na nagpalipat-lipat sa mga puno upang hindi makatunog ang ibang nilalang na naroon. Balak nilang umatake ng paunti-unti upang hindi sila masorpresa kung gaano ba karami ang naninirahang aswang doon. Nang makalapit na sila sa isang nilalang, mabilis namang itong inusalan ni Mang Karding upang bumagsak ito sa lupa. Iho, unahin natin ang isang to. Medyo malayo sa iba niyang kasama. Wika ng matanda, sabay ihip niya rito. Maya-maya pa, biglang bumagsak sa lupa ang nilalang at kasabay nun ang mabilis na pagpugot ni Natoy sa ulo nito. Gado, hatake mo sa damuhan ang isang yan para hindi makaramdam ang iba pa na may namatay na sa kanila. Wika ni Natoy na agad namang ginawa ng kanyang kaibigan. Pagkarating nila sa matataas at makapal na damuhan, maigi nilang pinagmasdan ang bangkay ng nilalang. Lolo Karding, base sa nakikita ko, mukhang kalahating mintiw at aswang na lakat ang uri nito. Mahirap ipaliwanag pero base sa balat at kakayahan nila, yun ang nakikita ko. Posible po bang magkaroon ng ganoong uri ng aswang? Wika ni Natoy sa matanda. Mukhang tama ka iho. Yun din ang nakikita ko. Kung sa bagay, maaaring magkaroon ng ganoong aswang sa pamamagitan ng pagsasakripisyo ng mga kaluluwa din ng aswang sa mataas na uri ng demonyo sa impyerno. Wika ng matanda. Dagdag pa niya na kinakailangang sabay na mag-alay ng kaluluwa ng 2 uri ng aswang upang makapagsilang sila ng isang makabagong aswang na kung saan tataglayin ng mga ito ang kakayahan ng 2 aswang na nag-alay. Habang nasa ganoon silang pag-uusap, biglang may lumagapak na nilalang sa kanilang harapan.
Paglagpak nito sa kanilang harapan, bigla namang nilamon ng kadiliman ang buong paligid. Tama nga ang aking hinala. Ginamit ninyong gabay sa inyong daan ang kaluluwa ng aking mga kasama. Kaya naman, pinahintulutan kong makapasok kayo dito dahil dito na rin ang inyong magiging libingan. Wika ng nilalang. Nang marinig ng tatlo ang sinabi nito, bahagya naman silang lumayo upang makapaghanda sa susunod na mangyayari. At sa tingin mo ba, demonyo ka? Papayag kaming magapi mo dahil narito kami sa iyong baluarte? Sagot ni Mang Cardinga. Itong tatandaan mo, demonyo, ikaw ang ililibing namin sa sarili mong teritoryo. Galit na sambit ni Natoy. Sigado naman sa mga oras na yon ay nag-anyo ng kapre at nakatayo sa likod ng dalawa upang magmasid. Inisip kasi niya sa mga oras na yon, baka merong biglang sumunggab sa kanilang likuran. Paglalarawan ni Mang Karding sa nilalang na kanilang kaharap, isa itong matandang lalaki na ordinaryo lamang ang taas, ngunit may mahaba itong kuko na nangingitim at mga matang nagbabaga, samantala ang mga paa nito ay maihahalin tulad muna sa isang aso. Ilang minuto pa ang dumaan, napansin nila Natoy na napapaikutan na sila ng mga aswang nakalahating mintiw at lakat. Patuloy ang mga itong gumagapang na animoy, pinabantayan silang maigi upang hindi makaalis sa gitna. Lolo Carding, hindi ko magawang tawagin ang aking sandata. At kapag inuulit ko itong tawagin, naninikip ang aking paghinga. Wika ni Natoy habang yapos-yapos ang kanyang dibdib. Labis namang nag-alala si Mang Carding nang marinig niya ang sinabi ng binata. Hindi ako maaaring magkamali. Ang lugar na ito ay konektado sa impyerno. Nag-aalalang wika ng matanda. Maya-maya pa, may inilabas siyang punyal at iniabot ito kay Natoy. Iho, nakikilala mo ba ang punyal na ito? Kunin mo, dahil yan lamang ang sandatang makakatulong sa iyo ngayon. Dagdag pa ng matanda. Ayon kay Natoy, ang punyal na yon ay ang isa sa mga sandatang pinangangalagaan ni Ermitanyong Agar. May mga nakaukit ditong mga simbolo na halos mapuno hanggang sa talim nito. Nababalot ng kabanalan ang punyal na yan, iho. Kaya naman makakayang pumatay niyan ng kahit anong uri ng nilalang na may bahid ng kasamaan. Tignan mo ang hawakan niyan. Nakasulat dyan ang dasal upang mapagana mo ang kapangyarihan ng punyal na yan. Mahabang saad pa ni Mang Carding. Dali-dali namang binasa ng binata ang nakasulat na dasal sa hawakan ng punyal. Maya-maya pa, habang binabasa niya ito, bigla namang sumugod ng sabay-sabay ang mga aswang na nakapaikot sa kanila. Natoy, iho, limang beses mong ulitin ang dasal ng punyal. Kami na ang bahala sa mga aswang na ito. Wika ng matanda at kasunod nun ang paglabas niya ng kulay pulang tela. Ginamit ni Mang Carding ang telang yun bilang kanyang sandata. Animoy may sarili itong buhay na lumilipad paikot-ikot sa kinatatayuan nilang tatlo. Nagagawa rin butasin ng telang yun ang mga katawan ng aswang. Pagkaraan ng ilang minuto, meron nang nagsisibagsakang mga aswang na malagagamba at ang mga katawan ng mga ito ay halos maluray-luray na dahil sa dami ng butas. Ngunit biglang naantala ang pagbabasa ni Natoy sa dasal nang masipat niyang hawak-hawak sa paasigado ng matandang aswang. Walang habas niya itong ibinalibag sa lupa hanggang sa halos hindi na kumikilos si Gado. Lolo, si Gado! Sigaw ni Natoy na labis na nag-aalala sa kalagayan ng kanyang kaibigan. Tapusin mo ang dasal, iho. Kailangan matuwid mong mausal ang dasal na yan. Wika ni Mang Carding at kasabay noon ang pagtakbo niya
sa kinaroroonan ni Gado upang hatiran ito ng tulong. Paglapit na paglapit niya rito, mabilis niyang ikinumpas ang kanyang kamay upang atakihin ang kanilang kalaban gamit ang telang lumilipad. Nang makita ng nilalang na malapit nang tumama sa kanyang katawan ng tela, sinalag naman niya ito gamit ang kanyang braso. Buong akala nito na hindi siya mapipinsala ng tela, ngunit nagkamali siya dahil nabutas ang braso niya na labis niyang ikinagulat. Karding, 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 wala pa rin kupas ang iyong kakayahan. Magmula nang huli tayong nagharap, marahil hindi mo na ako kilala ngayon, pero itong malaking marka na iniwan mo sa aking dibdib ang siyang magpapaalala sa iyo kung sino ako. Wika ng nilalang sabay tanggal niya ng kanyang kasuotan. Tumambad sa mga mata ng matanda ang isang napakalaking peklat nito mula balikat hanggang bewang. Sa puntong yun, agad na numbalik sa alaala ni Mang Karding ang naganap na malawakang digmaan kontra mga aswang at albularyo, pati na rin ng mga diwata at engkanto. O ano, Karding, naaalala mo na ako? Hindi mo akalaing buhay pa ako matapos mong isakripisyo ang iyong pagiging tao. Wika ng nilalang. Ayon dito, noong nakaraang digmaan sa kabataan pa lang ni Mang Karding ay inaalay niya ang kanyang pagiging tao at siya'y naging isang immortal para lamang mapaslang ang prinsipe ng mga diablo. Aba! Abelardo! Buhay ka pa pala, demonyo ka! Wika ni Mang Karding sa nilalang. Oo, Karding. At huwag kang mag-alala sa pagiging immortal mo, dahil alam ko kung papaano yan wakasan. Bakit hindi mo ipakita sa iyong disipulo ang tunay mong itsura? Tigilan mo na ang pagkukubli sa kaanyuang bilang matanda, Karding. Galit na turan ni Abelardo. Nang marinig naman ni Gado ang sinasabi ng kanilang kalaban, bahagya siyang napatahimik, sabay sabi na nga. Mang Karding, totoo bang immortal kayo? Saka na natin pag-usapan yan, Gado. Alalayan mo si Natoy, ako na ang haharap sa demonyong ito. Sagot ng matanda. Buong akala nito na hindi narinig ni Natoy ang pag-uusap nila ni Abelardo. Subalit nagulat na lamang siya nang marinig niyang nagsalita ang binata sa kanyang likuran. Lolo Karding, narinig ko ang inyong pag-uusap. Wala namang kaso yun sa akin. Ang nasa isip ko lang ay kung bakit niyo inilihim ito sa amin. Wika ni Natoy, sabay na palingon sa kanya ang matanda. Nakita ni Mang Karding na hawak nito ang punyal na nagbabaga, pati na rin ang kanang kamay ng binata. Nakompleto mo na ang dasal, iho. Binabati kita. Tapusin muna natin ito. Saka natin pag-usapan ang tungkol sa aking pagiging immortal. Pagkawika niya ng ganun, agad nilang ibinaling ang kanilang atensyon sa demonyong kaharap nila. Maya-maya pa ay sabay itong sinugod ni Natoy at Mang Karding. Subalit, masyadong maliksi ang kanilang kalaban. Sa sobrang bilis nito ay hindi nila ito masundan ng tingin. Tanging alingaungaw na lamang nito ang kanilang naririnig sa tuwing naglalaho ito sa kanilang mga mata. Walang kwenta ang mutya ng diwata na nasa iyo, bata. Hindi gagana ang iyong kapangyarihan dito sa aking teritoryo. Wika ni Abelardo at kasabay noon ang pag-atake niya sa matanda. Kitang-kita ni Natoy na tumilapon si Mang Karding at nagtamo ito ng malalim na sugat sa kanyang dibdib. Lolo Karding! Sigaw ng binata at mabilis na tinungo ang matanda. Pero hindi niya ito nagawang lapitan, gawa ng isang napakalakas na sapak ang kanyang natanggap kay Abelardo.
Sumubasob sa lupa ang pagmumukha ni Natoy hanggang sa magpagulong-gulong ang kanyang buong katawan. Si Gado naman noon ay labis ding nanghihina dahil sa mga natamo niyang pinsala. Ilang minuto pa ang dumaan, nakita na lamang ni Natoy na hinihigop ng asul na liwanag ang kanyang kaibigan. Paghupa ng liwanag na yon, nakita niyang sumilid sa isang maliit na butilya. Si Gado. Dinampot ito ni Abelardo at kanyang ginawang kwintas. Napaka-espesyal naman ang kapring ito. Nagagawa niya makapagpalitan niyo. Sigurado akong mula sa tungkod ni Goring ang kapangyarihang ito. Ikaw ang sugo ng mga mortal, hindi ba? Wala ka pa sa antas ng sugong nakalaban ko noon. Wika ni Abelardo at kasunod nun ay bigla na lamang nagliwanag ang butilya kung saan nakakulong si Gado. Segundo lang din ang dumaan nang biglang nagpalit-anyo si Abelardo bilang isang dambuhalang toro. Isa ito sa abilidad ni Gado na kanya na ngayong ginagamit. Demonyo ka! Pati abilidad ng kaibigan ko! Ninakaw mo! Sigaw ni Natoy habang patuloy ang pagtagaktak ng kanyang dugo sa kanyang bunganga. Katapusan mo na, hilaw na sugo! Sigaw ni Abelardo at kasunod nun ang pagsugod niya sa kinaroroonan ni Natoy. Nais niyang undayan ito ng dambuhalang pamalo na may nag-uusli ang matutulis na bagay. Subalit, bigla din itong napahinto nang may isang lalaking sumulpot sa kanilang harapan. Nahawakan nito ang malaking pamalo ni Abelardo. Dahilan upang hindi dumampi sa katawan ni Natoy ang mga yon. Segundo lang din ang dumaan nang magwika ang lalaking iyon nang, "Ako ang harapin mo, Abelardo. Huwag mong idamay ang taong ito na itinuring ko ng apo." Wika ng lalaki, sabay buong lakas nito nga ibinalibag si Abelardo. Halos manigas ang katawan ni Abelardo sa sobrang lakas ng pagkakabalibag niya rito. "Aba, Karding. Sa wakas, tinapos mo na ang pagbabalat kayo mo bilang matanda." "Bigla ko tuloy na alala na namatay ang sugo noon sa iyong mga kamay." Wika ni Abelardo sa lalaking kaharap niya. Nang marinig ni Natoy ang sinabi ng nilalang na pagtanto niya na ang lalaking nasa kanyang harapan ay walang iba kundi ang binatang si Mang Karding. Lolo Karding, kayo nga ba yan? Hirap na tanong ni Natoy. "Oo, iho. Ako to. Hindi talaga ako tumatanda. Magmula nang isinakripisyo ko ang aking pagiging tao, ilang siglo na ang nakakaraan. Tumayo ka dyan. Gamitin mo ang punyal upang masugatan si Abelardo. Yun lang ang gagawin mo, iho. Tapos ako na ang bahala sa lahat. Hindi ka dapat masawi sa labang ito. Marami ka pang kailangang gampanan." Nakangiting wika ni Mang Karding. Subalit, bakas sa pagmumukha nito ang nakakubling kalungkutan. Ramdam na ramdam ni Natoy ang kalungkutang iyon na hindi niya alam kung bakit. Kahit may mga gumugulo sa isipan ni Natoy, sinunod na lamang niya ang nais ni Mang Karding. Ngunit bago niya ito ginawa, mataimtim siyang nagdasal upang matawag kahit man lang ang kanyang kalasag. Naluluha na noon si Natoy dahil batid niyang hindi niya kayang masugatan si Abelardo kung wala ang kanyang kalasag. Oo nga't makapangyarihan ang punyal na kanyang hawak, ngunit aminado siyang nanghihina ang kanyang katawang lupa. Pagkalipas ng ilang minuto, may bumagsak mula sa himpapawid na nagliliwanag na bagay. Bumagsak ito sa harapan ng binata. Pagtingin dito ng binata, laking tuwa niya nang makita niyang iyon ang kanyang kalasag. Nagliliwanag ito at labis itong ikinasilaw ng mga aswang na malagagamba. "Magaling, Natoy. Gawin mo kung anong nais mong gawin. Kung ano ang bugso ng kalasag na yan, gawin mo. Makakaya mong utusan yan sa kahit anong klaseng atake ang iyong nais gawin."
Wika ni Mang Karding na kasalukuyang paring nasaan yung binata. Pagkarinig ni Natoy ng ganon, dali-dali niyang hinawakan ang kanyang kalasag sabay inihagis sa mga aswang. Paghagis niya dito ay nagkaroon naman ito ng talib na siyang humati sa mga katawan ng mga aswang na naroon. Umikot ang kalasag na yon sa buong paligid at nilipol ang lahat ng aswang na naroon. Nang si Abelardo na ang tutunguin ang kalasag na puno ng talim, ay nagawa niya itong iwasan kung kaya't muling bumalik ito sa mga kamay ni Natoy. Ah, iho, huwag ka na mag-aksaya ng panahon. Kailangan mo masugatan si Abelardo upang magawa ko siyang magapi. Wika ni Mang Karding, kaya naman ang ginawa ni Natoy sa mga oras na yon ay walang pag-aalinlangan niyang sinugod si Abelardo habang hawak ang kalasag at punyal. Ito namang si Abelardo sa mga oras na yon, nakangisi niyang sinalubong ang pag-ataking gagawin ni Natoy. Sige, hilaw na sugo! Sugod! Ipakita mo sa akin ang kaya mong gawin! Sigaw ni Abelardo at kasabay noon ang pag-uslian ng mahaba niyang kuko at muling paliktan niyo bilang aswang na lumilipad. Napakahaba ng kanyang mga kuko na halos 5 dangkal na. Isinasayad niya ito sa lupa at ang mga lupang nadadaanan nito ay animoy na aararo dahil sa talas ng kanyang mga kuko. Pagsalpukan ng dalawa, mabilis na iniunday ni Abelardo ang kanyang kuko sa dibdib ng binata. Nagawa namang salagin ni Natoy ang ataking yun gamit ang kanyang kalasag, subalit sadyang napakalakas ni Abelardo kung kaya't tumilapon ang kalasag ng binata. Pagtilapon ng kanyang kalasag ay nawalan siya ng balanse na naging sanhi upang bumalibag ang kanyang katawan sa lupa. Subalit kahit nagpapagulong-gulong na siya sa lupa ay nagawa pa rin niyang ibato ang punyal na nag-aalab. Tumama ang punyal na yun sa likod ni Abelardo. Pagtarak ng punyal sa likod ng demonyo, napaatungal ito ng napakalakas at kasunod noon ang pagbagsak nito sa lupa. Halos hindi na makakilos si Natoy sa kanyang kinalagpakan matapos niyang maibato ang punyal na yun. Maya-maya pa, nakita ni Natoy na muling bumangon si Abelardo habang hinuhugot ang punyal na nakabaon sa kanyang likuran. Labis-labis naman ang pagtataka ng binata dahil animoy walang epekto kay Abelardo ang nagawang pinsala ng punyal sa kanya. Nakakalimot yata kayo kung sino ang kaharap nyo. Kahit banal ang punyal na ito, hindi ako nito mapapaslang sa simpleng sugat lang. Wika ni Abelardo sabay tapon ng punyal sa harapan ni Natoy. Segundo lamang ang lumipas nang muling nagpalitan nyo si Abelardo bilang aswang na kapre. Subalit ang kaanyuan niyang ito ay meron siyang pakpak na labis na pinagtaka ng binata. Kakainin kita ng buo, hilaw na sugo! Gigil na sigaw ni Abelardo sabay sugod sa kinaroroonan ng binata. Sa mga oras na yon ay nawalan na ng pag-asa si Natoy. Ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata habang lumuluha. Ilang segundo na siyang nakapikit sa mga oras na yon. Kaya nagtaka siya kung bakit hindi pa dumadapo ang atake ni Abelardo. Pagdilat ng kanyang mga mata, tumambad sa kanya ang isang nagbabagang lagusan na kung saan nakita niyang nakayapo si Mang Karding sa katawan ni Abelardo. Nakita niyang lumuluha si Mang Karding, sabay sabi nito na nga, "Natoy, ipaalam mo kay Goreng ang lahat ng nangyari dito. Paalam, mahal kong apo. Ito na lamang ang paraan upang magabi natin si Abelardo. Ang ginawang sugat ng punyal kanina ay isang sumpa sa Diablo upang maibalik ito sa impyerno. Ito apo, pakawalan mo si Gado at huwag kang malulungkot sa aking pagkawala. Mananatili ako sa iyong puso at isipan." Mahabang tura ni Mang Karding
sabay hagis ng maliit na butilya na pinagkukulungan ni Gado. Pagsalunin nato'y sa maliit na butilya, mabilis namang naglaho ang nagbabagang lagusan. Maya-maya pa, napaibabawa ng liwanag ng buwan ang buong paligid at kasabay nun ang paglitawan ng mga alitaptap. Tanging pag-iyak na lamang ang nagawa ni Natoy sa mga oras na yun dahil hindi niya matanggap na napunta sa impyerno si Mang Karding kasama si Abelardo. Segundo pa ang dumaan nang buksan niya ang maliit na butilya na pinagkukulungan ni Gado. Paglabas ni Gado, naabutan niyang panay pa rin ang pag-iyak ng kanyang kaibigan. Nilapitan niya ito kahit hinang-hina pa siya. Kaibigan, tapos na ba ang laban? Teka, nasaan na si Mang Karding? Tanong ni Gado na naguguluhan. Wala na si Lolo Karding. Wika ni Natoy habang panay sa pagtagaktak ang kanyang mga luha. Tatanungin pa sana ni Gado kung ano ang buong nangyari, ngunit hindi niya ito naituloy dahil biglang nawalan ng malay ang kanyang kaibigan.